Virgo, so this is your financial reading for October 2020. Alamin natin kung anong meron sa iyong October 2020 finances and career. Ano bang naghihintay sa iyo pagdating ng October 2020? Please keep in mind, this is a general reading, so pwedeng hindi ito para sa lahat ng Virgo. Alamin lang natin kung ano meron sa'yo sa October 2020. Pagdating sa usapang salapi. Okay, may group of Virgo dito, naisip ng isip, hindi alam ko anong gagawin. Pwedeng naiipit sila sa sitwasyon pagdating sa pera. Hindi sila makapili at hindi nila alam kung paano sila susugod sa sitwasyon or paano sila kung paano sila magpo-focus or saan sila dapat mag-focus. Kasi I see na itong taong to ay hindi nang basta nakakonsentrate sa isang pinagkakakitaan. Pwedeng marami siyang pinagkakakitaan. Pwedeng dalawa. And I can see yung isa na pinagkukunan niya ng finances ay hindi pa nagsosolidify. Pwedeng kasi simula pa lang nito. Wala pa siyang naiipon regarding dito sa napili niyang isang ito. Pero yung isa, I can feel na solid at saka maganda yung sinasabi. Maganda yung pag-flow ng pera. Mabilis at saka maganda yung sinasabi. Kung alin man yung pwedeng business, pwedeng dalawa yung naging business niya, or either yung isa trabaho and then yung isa negosyo, parang ganun. Pero yung isa hindi pa nagsosolidify or hindi pa kumikita masyado. Pero yun nga, I can see growth at saka unti-unti siyang umuunlad. Okay, all you have to do is wait. And dun sa mga taong tumutulong sa'yo, this can be a younger person. Kung sino man yung tumutulong sa'yo, pwedeng family mo or someone special, tinutulungan ka para i-build up yung money mo, I can see na nag-grow ito. Okay? Magtiwala ka lang sa kakayanan mo, sa sarili mo. And maganda yung sinasabi dito pagdating sa pera. Yung isa na hindi pa nagsosolidify, pwedeng isa ito sa makakapag-achieve ng dreams mo eh. Or pwedeng itong ginagawa mo na to, isa ito sa dreams mo. Kung hindi man isa ito sa dreams mo, itong pinasok mo na to, malaki yung magiging mayaambag niya pagdating sa future. Maganda yung sinasabi. Kaya kung hindi pa ito kumikita or hindi pa ito okay ngayon, ipagpatuloy mo lang, okay lang. Maraming magiging balakid, pero lahat ng balakid na yon malalagpasan mo. Lahat ng mga magiging challenges para doon, malalagpasan mo. At saka mapapatuloy mong labanan, kaya ipagpatuloy mo lang. Okay? So, with the Ace of Cups, there's a feeling of fulfillment. Maganda to kasi maraming... And with the Seven of Pentacles, I see growth. Okay? May mga times nga lang talaga, eto nga, sinasabi dito, may mga times nga lang talaga na minsan iniisip mo na mawalan ka ng pag-asa kasi nga hindi pa nagsosolidify, hindi pa kumikita. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa kasi ganyan naman lahat sa simula. Lahat sa simula, nagsisimula sa mahirap. Lahat sa simula, nagsisimula sa wala ka pa talagang, walang-wala ka pa talaga. Okay, pwedeng wala ka pakitain. Pero huwag kang mawalan ng pag-asa, tuloy-tuloy ka lang sa buhay. Kung ano yung pinagkakitaan mo na ngayon, pwedeng mag-focus ka doon and then pasulpot-sulpot lang itong si pwedeng part-time. Part-time itong si isang hindi pa nagsosolidify or bagong pagkakakitaan pa lang. Pero huwag ka mawala ng pag-asa kasi maganda sinasabi niya pagdating sa hinaharap. And also, open your heart. Ibigay mo yung, ang tawag dito, ibigay mo yung puso mo sa kung anong ginagawa mo. May mga times na kailangan mong maglabas ng pera or mag-invest or paglaanan mo ng ano ito, ng kung may savings ka, sige, okay lang. Sinasabi dito na maglalabas ka ng savings mo, medyo mababawasan yung savings mo. Alamin natin. Pwedeng may taong, yun nga, may taong tumutulong sa'yo.
Itong paglalabas mo ng savings na to, I can see parang some of you bultuhan yung negosyo, bultuhan yung magiging paglabas ng pera eh. Okay? Maglalabas sila ng maraming pera, pero okay lang. Marami ka pang inaaral. Isipin mong mabuti kung ano yan. Kung maglalabas ka ng pera, isipin mong mabuti. Yun ang sinasabi with the Seven of Cups. And seven, and the Chariot is also seven. So, search your angel number 777. Search mo sa Google. Baka may gustong sabihin sa'yo ang angels mo or yung angel guides mo with regards to your growth. Ayun. Good sign ito. So, kung may iniisip ka or may project ka na sinisimulan, this is a good sign. Just hang on, sinasabi with the Hangman, just hang on there. Medyo magiging matagal ang proseso for some of you. Yung iba magiging mabilis. Pero some of you na magiging matagal, just hang on. Okay? Wag, kung halimbawa hindi ka agad kumikita, huwag mong isipin na hindi ka kikita kasi dadating yung time nakikita ka. Okay? So, that's it for now. Thank you for watching. That's it for your financial reading on October Virgo. So, mga kailangan ng guidance dyan. So, this could be your guide. Kung itutuloy mo pa ba kung ano yung sinimulan mo. So, this is telling you, ituloy mo. Okay, thank you!